Good day mga Team Mitikoloso. For today's episode, product review naman tayo. Another product by Soft 99. Check naman natin itong item na ito, no? Para sa ating mga side mirrors ng ating mga sasakyan. Pero bago yan, syempre, intro muna tayo. Siyempre! Before we start o bago tayo mag-umpisa, siyempre, preparation muna tayo. Siyempre! Gamitan natin siya ng glass compound na si Seriglass by Carpro and Peltpad bilang applicator pad nito. Tanggalin muna natin yung mga watermark o mga dumi o contamination na dumikit dito. Malaking tulong ito para sa ban ng salamin at ng chemical na gagamitin natin. Kung tawagin yan ay parang chemical ban, properly seal, o proper banding. Possible question dito is pwede ba na hindi nalinisin, linisan, o basta na lang mag-apply agad ng coating? Yes po, pwede naman. Ang magiging problema lang dito is hindi siya tatagal. I mean yung effect niya, hindi siya tatagal. O yung protection ni product natin. Ang claim ito is up to 3 months protection. So dahil hindi natin siya ginawa in a proper or right way, malamang in a few weeks, wala na agad ito. Kaya ako, ang suggestion ko, gawin natin yung tamang process para ma-meet natin yung expectation natin sa product na ito. So ayan, malinis na siya, kaya lang umuulan eh. Ipabukas na lang natin para hindi masayang. Next step na natin is application na. Bukod sa nalinisan na natin ito, make sure na din na dry siya o tuyong-tuyo and syempre walang dust o likabok. So umpisa na natin by using the paper card o yung mismong packaging niya to avoid splatter nung liquid o yung chemical niya. Game, apply na natin siya. Kung kailanganin niyo ito, post ko dyan sa screen and ang details niya. May kamahalan nga lang siya, no? Pero for safety naman siya eh. Ang tanong na lang dito is effective ba siya o worth it ba? Spray away from 15 cm, horizontally, left to right motion. Manggagaling o mag-uumbisa sa taas, pababa. Mapapansin nyo yung liquid na tumutulo, hayaan nyo lang siya until ma-cover up niya yung buong surface. Iwasan nyo lang magkaroon ng gap para maging perfect yung layer niya. After ng application, mapapansin nyo na parang hazy siya o parang may moist. Kasama yan sa process ng drying niya o curing time niya. Bawal siya mahawakan na or else masisira ang coating niya. Ang curing time nito is 1 hour o isang oras. So ibig sabihin, when we say curing time, bawal siya ma-introduce sa tubig. So dito, mapapansin nyo na nagle-level down na yung pinaka-moist niya. So ibig sabihin, unti-unti na siyang natutuyo. Pero hindi pa siya totally cured. So kailangan natin maghintay ng isang oras. So yan, napapansin nyo, clear na siya pero hindi pa siya cured. So kailangan natin maghintay ng isang oras pa. Ayan na nga, ginabi na tayo. May hawak tayo ditong spray bottle with water. Isipin nyo na lang na ulan ito ha. So testing natin dito sa sakyan ng tatay, si Lolo Mitikoloso. Without coating po ito ha. Ganyan ang result without coating o protection. Unsafe nga naman, lalo na kung naka-dark tint ka pa. Malamang aasa ka na lang sa ilaw na nasa likod mo para makita mo siya. Ang hirap pa namang umasa. Sayang ang tata! Testing naman natin yung may coating. So dito natin malalaman kung worth it ba siya o effective ba siya. Pasensyaan lang natin at medyo madumi dahil galing tayo sa biyahe. Dito ang papansin nyo yung pinagkaiba niya. Talagang para sa akin effective siya at worth it naman siya. Kasi talagang clear siya yun. Kitang-kita mo kahit anong lakas ng ulan, talagang makikita mo. Para sa akin kailangan to for safety. So check ulit natin yung kabila. Subukan natin balikan. Kaso kahit balikan natin, ganun pa rin eh. Kaya mas mabuting may protection. So para sa akin, okay kahit may kamahalan. Kung for safety naman, okay na ako dun. So dito ko natin natapos ang ating
episode. So sana may natutunan kayo at naibahagi ko sa inyo to ng maayos. Maraming salamat mga Team Meticuloso.